Michaela Ontiveros. Alam mo, Ontiveros, eto lang, makinig ka na mabuti ah. Para kang yung isang vlogger. Sino yung vlogger na yon? Eto, itong vlogger na to. Yan, oh. Yan, yung vlogger na yan. Anyway, eto na nga. Oh, panoorin natin ha. Itong, itong balita na ito at komentuhan natin ng bonggang-bongga itong nangyari o kanina sa Senado. Nagpadala nga po. Ay, mali. Ito. Pinakontempt at hiniling na iparesto si Pastor Kibuloy dahil sa hindi na naman niya pagsipot sa pagdirig ng Senado kaugnay ng mga akusasyon laban sa kanya. Pero isang senador ang tumutol dyan. Nakaw! Habang kapo na pastor, dinaan sa sulat ang kanilang sagot. Yun. May isang senador na pumalag. Yan ang gusto ko, di ba? Kakaiba talaga ito si Robin. No? Babalik si Mean Los Baños. Wala pa rin Pastor Apollo Kibuloy na nagpakita sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations. Pangatlong beses na siyang binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang mga akusasyon ng panggagahasa, pananakit at sapilitang pagtatrabaho sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, pero hindi siya sumisipot. Kaya naman pinakontempt na siya ng chairperson ng komite na si Senator Risa Ontiveros. I cite in contempt Apollo Carreon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pero kahit no show sa pagdinig si Kibuloy, nagpadala ng sulat ang kanyang mga abogado. Hiniling nila kina Ontiveros at Senate President Mick Zubiri na isantabi ang sabina laban sa kanya. Paglabag daw sa karapatan o constitutional right ni Kibuloy ang paharapin siya sa komite ng Senado na tila guilty na ang turing sa kanya. Hindi raw ang Senado kundi ang korte lang ang may kapangyarihang humatol. Nako. Giit pa ng kampo ng pastor, napahiya, pinagtawanan at naharas umano si Kibuloy dahil sa mga naungkat sa Senate hearing. Pero tingin ni Ontiveros, nagpapalusot lang ang pastor. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. Ito si Ontiveros, eh, no? Magdadahilan na lang siya, scripted pa. Di ba? Safety and security vlog. Hindi, alam mo kasi ito, ah. Okay lang sa akin, kunwari may speech ka. Yung, alam mo yun, mag-speech ka. Normal naman na meron kang kodiko para talagang yung speech mo eh talagang accurate. Hindi mo nakakalimutan yung gusto mong sabihin. Walang problema doon, di ba? Wala naman problema. Pero yung ganyan, yung parang lahat na lang ng buka ng bibig mo, kailangan naka-script pa, malaking ano na yung kabubuhan. Hindi ho, yun ang totoo. Kasi simpleng-simple, sana ho kung yung mga sinasabi niya ay, alam mo yun, speech ang dating, okay yun eh, kung talagang pala. Pero yung ganyan, na casual na usapan na lang, binabasa mo pa. Ang talong talaga siguro, ayaw niya siguro matulad siya kay Robredo, no? Diba, ayaw niya siguro matulad siya kay Robredo. Ito na nga masama eh. Sinasabi niya na parang paluso. Ano pa daw ang silbi ng Senate hearing kung papayagan ng mga ganitong klaseng pag-excuse, ika nga. Alam mo, hindi talaga mag-gets ni Ontiveros kung bakit nag-excuse o sinasabing hindi a-attend si Kibuloy. Ang problema kasi, ulitin natin ha, yung sinasabi nga ng letter ni Kibuloy o nun sa mga abogado niya, ang Senate hearing po ay hindi husgado. Ang Senate hearing po, it is an ginagamit po 'yan an aid of legislation. In aid of legislation meaning para ho sila ay gumawa ng batas. Kaya nga ang tawag nila diyan, resource person, 'di ba? Yung mga taong nagpupunta ay hindi ho sila akusado.
Hindi ho sila pinoprosecute. Hindi ho ganun dapat kasi, again, ilang beses na po sinabi ng Supreme Court na yan po ay hindi korte. Yan po ay for in aid of legislation lang. Eh ang problema kasi, Hontiveros, hindi ba pumupunta si Kibuloy, inakusahan mo na siya. Hinatulan mo na siya. Eh ano pa mangyayari sa kanya dyan? Eh di mapapahiya kung hindi ka nga namang gunggong. Ah, bago pa dumating, inakusahan mo na. Eh sana kung pakikinggan mo na yung kanyang reasoning, o di ba? Ito yung nangyayari. Tandaan mo yung pinakapuso ng ang niyang hearing na yan. Aid in aid of legislation para magkaroon ng batas na mas siguro batas na in relation doon sa hearing mo. Eh ang problema hindi ho ganun eh. Ang problema ho, ala na, may sala na sa'yo. Inaakusaan mo na, gusto mo nang ipakulong, gusto mo na talagang, alam mo yung gigil na gigil ka. Eh, pambihira ka naman, oo. Sana pala, hindi ka nag-senador, nag-chief justice ka na lang. Kaya lang, ang mga chief justice, matatalino yan. Parang hindi bagay sa'yo. Diba? Eh sana kung medyo yung utak mo medyo nasa tamang, 'di ba? Wala eh. Nasa ano eh, sablay eh. Sa kabila niyan, tinutulan ni Senator Robin Padilla ang pagpapakontempt kay Kibuloy. Ipagpaumanhin niyo po ngayon, akin pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy with all due respect. Walang binanggit na dahilan sa kanyang pagtutol si Senator Padilla. Ni-recognize naman ni Senator Hontiveros ang pakiusap ng kapwa senador, pero hindi raw nito ibig sabihin na hindi na ipapaaresto si Kibuloy. Base sa rules ng Senado, dapat majority ng lahat ng miyembro ng isang komite ang mag-object para mabaliktad yung desisyon ng pagpapakontempt sa isang resource person. Para sa Committee on Women and Children, 14 ang miyembro nito at isa pa lang, si Senator Padilla ang tumututol sa desisyon. Kailangan 8 senador ang maghain ng objection sa susunod na 7 araw para hindi matuloy ang pagpapakontempt kay Kibuloy. Yan ngayon ang tanong. Yan ang malupit na tanong. Yung bang mga tinulungan ni Kibuloy, yung mga nagmakaawa kay Kibuloy para siya ay para sila i-endorse, yung mga sumipsip kay Kibuloy during the campaign, tatayo ba sa kanya, para sa kanya? Dito natin malalaman. Bel Suzuki, salamat po. Lalong-lalo na ang mga unitae na senador. Sila ho ba ay tatayo para kay Kibuloy? Tandaan ninyo ha. Kaya nga alam mo, ito yung simbolo ng ano eh, unitae. Na pinagmamalaki nito mga to. Ha? Bakit ho kanyo? Tandaan nyo, super majority nga ngayon eh. Halos lahat ng, isa lang ang oposisyon, dalawa lang, actually, dalawa lang sila. Sa oposisyon. Si Pimentel at saka si Hontiveros. Diba? Lahat ngayon majority. Although may mga iilan dyan na alam naman natin na hindi talaga din makamarkos, pero gayunpaman, pumayag na maging majority sila. Ibig sabihin, no, karamihan dyan, eh naging unitae. Diba? Nako, grabe, oh, binago pa, inedit pa ni Safety and Security Block. So sa madaling salita po, eto ho ang tanong dyan mga kababayan. Ha? Bakit ho walang nagtatanggol kay Kibuloy? Alam nyo, sa politika, sabi nga nila, there is no such thing as permanent friends and permanent enemies. Diba? Nakakatuwa lang talaga yung paninindigan nito ni Robin. And I'm telling you, this is very risky. Yung ginagawa ni Robin, kaya nakakahanga. Na humahanga talaga ako doon sa mama na to. Ito si Senator Robin, hindi lahat ng kanyang gustong mangyari
ay gusto ko, sinusuportahan ko. Diba? May mga ilan siyang polisiya na gusto, medyo sandali out ako dyan. Yun. Pero alam mo yun, pero if there is one thing na talagang maganda dito kay Senator Robby, pag siya ho may prinsipyo, tatayuan niya. Pangahawakan niya ho ito. Whether mabas siya, nabaso siya eh dito sa pagkakataon na to sa Twitter, tingnan ninyo. Ah, sa X. Nahirapan kasi ako dyan sa X. Iba lumalabas si pagpinig. Bakit ba kasi ito si Elon Musk? Pa XX pa, hindi na, pwede namang Z. Diba? So sana lang talaga, eh, alam mo yun, eh, makita natin yung mga supposedly, ako, kilala ko kung sino yung mga tatayo dyan, eventually. Ngayon lang siguro, nagkataon na walang sumama. Tandaan ninyo, nasa committee kasi yan eh. Kung membro ka ng committee, doon ka lang makakaboto. Although, pwede ka, alam ko ha, as far as, correct me if I'm wrong, pero nung kinuwento sa akin ito noon eh, pwede ka naman makiupo kahit hindi ka membro ng committee. Pero dapat yung membro lang ata ng committee ang pwedeng bumoto. Yun ang pagkaalam ko. Kaya nga, antay natin. Walo ang kailangan magsabing o kailangan tumutol para hindi matuloy yan. Okay? So, yun lang. Eh, sana nga ho, eh, sana gumalaw-galaw ho yung iba dyan. Oras na hindi mabawi ang pagpapakontempt kay Kibuloy, hihintayin namang pirmahan ni Senate President Zubiri ang arrest order para kay Kibuloy. Nakahanda raw tumulong ang PNP kung may ilalabas mang arrest order ang Senado. Kasabay ng pagdinig kanina sa Senado, nagkilos protesta sa labas ang mga supporter ni Kibuloy. Ang saya ng ano, no, kilos protesta ng SM9. May banda. Hindi, pinanonood ko yung ano nila, yung liwasang bonifacio nila. Pati yung Kibuloy. Parang cheering squad. Ang ganda eh. Kasi pagka mga komunista, sigaw-sigaw lang, mga nakatakip ang muka. Doon mo malalaman kung legit eh. Dito, pumunta ka, ang alam mo kung sino lang hindi legit dito? Yung mga binayaran ng vlogger at in-interview niya na pinasinungalingan ng SMNI. Mamaya, papakita natin ha. Mamaya. Easy. Nagbabalita mula sa frontline. Tingnan natin. Ano ba yung mga sinasabi nating bakit tama lang na hindi umatin si Kibuloy? Again, ulitin ko ho. Ilang beses ko sinasabi ito. Wala po akong sinasabing inosente si Kibuloy. Wala po akong sinasabing siya po ay dapat palusutin. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang aking sinasabi ko, dapat ilagay sa tamang lugar. Ibig sabihin, hindi dyan sa Senado. Bakit? Malaki yung problema kasi pag sa Senado. Sa Senado, hindi mo pa pwedeng i-cross-examine yung mga witness na nagsasabing si Kibuloy ay may sala. Wala. Sinong pwede lang mag-cross-examine kuno doon? Yung senador. Di ba ho? At malaki ho kapangyarihan nung chairman nung committee na yon. Sino ho ba yung committee chairman? O walang iba kung hindi si Ontiveros. Pambihira. Hindi pa nga uma-attend. Guilty na. Paano niya pa i-cross-examine yung mga witness? Alam naman po natin si Ontiveros. Kung maaalala nyo sa mga nakaraan, ha? Siya ho ay di umanong involved sa mga tanim witness. Diba? Pag si Ontiveros ang nagsabing may witness, delicates na yan. Naglalabasan na dyan yung kusino-sino. Nandyan na sila Matobato, sino pa yung isa, yung kamukha ni ano? Ni Thinking Pinoy. O basta yung isa. Puro sinto-sinto yung mga witness na nilabas dun eh. Tapos biglang bumabawi-bawi, di ba? Kaya nga, delikado ho pag si Ontiveros kasi alam naman natin na di umano yan ay mahilig sa mga witness na ano, tawag dito, yung gawa-gawa.
O yun, si Ben Hurloy. O, diba? Kaya nga, eto nga eh. Kung korte yan, at least makokross-examine ng abogado ni Kibuloy. Doon talaga lalabas kung sino yung nagsisinungaling. Kasi ngayon, sa mundo na ito, hindi mo na alam kung sino yung nagsisinungaling. Hindi, o, wala mong biro. Tingnan mo yung katabi mo. Asawa mo, tingnan mo ngayon. Sa totoo lang, ang daming sikreto niya, hindi mo alam. Yung jowa mo. Hindi mo alam, araw-araw iniiputang ka niya. Jowa mo na yan, ha? Di ba? Tapos, anong assurance mo yung mga witness na yan? Hindi bayad. Di ba? Yung totoo. Eh, yung witness nga ni Ninyo, eh. Tangina, parang gago lang, eh. Hindi. Alam mo, yung sinabi nga ni ano, sinabi nga ni neto nga, kasi may narinig ako eh. Sabi dun sa mga nag-rally, eto'y mga manggagawa pa lang. Mga worker, mga leader. Kasi alam nyo sa church, may mga worker. Yun yung mga nag-volunteer. So mga worker yun. Sa madaling salita, hindi man pareho kami ng pananampalataya ni Kibuloy. Kahit pa paano, yan o yung medyo nagbago na ng buhay. Hindi na mukhang mga snatcher. Oh, hindi ko sinasabi pag pangit mukha ng ano ha, mga magnanakaw na o sinner na, eh, hindi yon. Pero kahit pa paano, kahit yung itsura mo mukhang snatcher, pag nagbago na buhay mo, makikita mo na yung countenance. Yung itsura niya hindi na mukhang snatcher. Kasi yung loob, lumalabas yun eh, di ba? Yung kabutihan sa loob, kahit pangit ka, gumaganda na itsura mo kahit pa paano. Di ba? Eh, yung mga pinresinta ni ano. Ni, itong ni ano, ni Ninyo. Ang mga kamukha niya eh. Hindi, totoo. Yung mga ano niya, yung mga in-interview niyang Kesyo, binayaran daw. Ang mga kamukha niya eh. Doon pa lang alam mong ano na eh. Sabi nga, ni Che Guevara, endangered species na eh. Oh. O, panoorin nyo muna.